So magandang araw sa ating lahat dyan mga kamamis. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. At narito naman si Vince April upang ishare na naman ang mga bagay na pwede nating gawin. Lalong-lalo na ngayon, Lunes, pwede tayong gumawa ng mga pangpaswarte o kaya naman ay bukas dahil Martes. So mga mamis, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa tababa ng ating video upang lahat ng ating video ay inyo na rin pong mapapanood yan. So mga mamis, narito na ang ating manager. Ito na po siya. So every week mga mamis, kung kayo po ay nakagawa na nito, every day sa loob ng isang linggo sa 7 araw ay sisindihan nyo ito ng kandila para mabilis nating ma-attract yung lahat ng ating mga hinihiling dito at yung ating mga isinisulat. So mga mamis, i-share na naman sa inyo ngayon mga mamis, ito nga pong ating paglagay ng mga pangpaswarte natin sa ating jar dahil ang paggawa ng mga rituals sa ating mga jar, yan po ay isa rin po yan sa aking mga paboritong mga gawin dahil para sa akin napaka-effective nitong gawin para sa atin kung tayo po ay yung parang may pinagdadaanan sa buhay o kaya naman mayroon tayong mga iniisip na mga problema sa pera, problema sa ating sitwasyon, or problema sa ating mga business kung meron tayo niyan. So, ang lahat ng ito mga mamis ay ating pagsamahin dito sa ating jar at para tayo po ay maka-attract na rin po ng mga swerte sa buhay. Gawin natin ito ng walang pag-alinlangan pero huwag nating kalimutan ang ating panalangin at sipag at tiyaga panalangin sa Panginoon at ang ating paggawa ng mga pangpaswerte. Yan po ay sapat na para po hindi tayo nahihirapan ng husto sa ating buhay. Ang ating paggawa ng mga pangpaswarte, ito po ay nagbibigay sa atin ng positibong kaisipan para tayo po ay malagpasan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Pero kung kayo po dyan ay stable naman ang inyong buhay, pwede pa rin po kayong gumawa ng ating mga pangpaswarte para permanente lang po ang takbo ng ating buhay, ng kasaganaan sa ating buhay. Kung kaya, ready na po ba kayo? Kung kayo po ay gagawa bukas, ay gawin nyo ito sa umaga. Pero bukas ay may moon pa rin po. Pwede po kayong gumawa nito rin sa gabi. So, ngayon simulan na natin mga mamis. Kailangan natin ang ating jar na may takip. So, ito po ang jar, ang ating gagamitin na jar mga mamis ay kailangang malinis. So, linisin nyo yan, sabunan nyo muna at ang panghuling banlaw ay haluan ninyo ng kunting suka. So, pagkatapos nyan ay ready na ang ating jar na gamitin para sa ating mga pangpaswarte. So, panoorin nyo hanggang sa matapos ang videong ito para inyong malaman kung ano ang ating mga inilagay sa loob dito para tayo po ay mas maka-invite ng marami pang swarte sa buhay. So ngayon, ang ating kailangan, ang ating pangunahing kailangan mga mamis ay ang ating cinnamon stick. Cinnamon stick nga na halimbawa kung kayo po ay mayroong mga cinnamon powder, wala kayong cinnamon stick, alinman sa dalawang ito ay pwede nating gamitin. Ang aking cinnamon stick na ito mga mamis ay medyo mahaba siya. So puputulin natin para ilagay dito sa ating jar. Yun. Ito na po siya ang ating cinnamon stick mga mamis. Kasunod nito ang ating yung ating isang dahon ng laurel. So sa isang dahon ng laurel mga mamis, kung tayo po ay gagawa nito, pwede po nating kumbaga hawakan ito sa ating dalawang kamay bago natin ipasok sa ating jar at iwis natin yung ating mga kahilingan. Halimbawa, ang ating mga lahat na kahilingan na ang ating hihilingin dito,
kung ano man ang sitwasyon na meron ka na talagang nahihirapan ka, yan po ay iwis mo na hindi ka na makaranas ng mga sitwasyong ganon. At ang inyong hinihiling ay ang solusyon sa lahat ng iyong mga problema. Ang kasagutan nito ay ikaw po ay magkaroon ng masaya at maligayang pamilya kasama ng iyong mga anak. Kayo po ay hindi na maghihirap kailanman sa pamamagitan ng iyong paggawa ng mga bagay na ito. So, ilagay natin ang ating yung ating dahon ng laurel, mga mamis. Ganon din po ay kailangan din po natin dito ang ating isang pirasong cotton balls lang. So sa akin, mga mamis, wala akong cotton balls, so gagamit ako ng itong klase na cotton. So pag itupiin lang natin siya, mga mamis, at ihulog na natin doon sa ating jar. Ito na po siya. At ganun din po ay kailangan din po natin dito ang ating mga iba pang sangkap. Halimbawa, kung meron kayong isang piraso na yung eggshell, mga mamis, yan po, kung meron kayo nakaredy dyan na natuyo na, ay pwede ninyo itong durugin, ilagay naman dito sa loob ng ating jar, dahil ito po ay pangontra sa mga inggitira. At the same time din po, ang ating mga eggshell, ito po'y nagsisimbolo ng panibagong pag-asa sa buhay. So, durugin na natin siya at ilagay na natin dito sa loob. So, ito na po siya. Ito na po siya, mga mamis. At pagkatapos nito ay kailangan din po nating maglagay ng ating mga sea salt. Sea salt or rock salt, kung ano man ang meron kayo dyan. Sa akin, Himalayan salt ang aking ilagay, mga mamis. Dahil ito po ay pangontra din po sa mga masasamang loob na minsan, mga mamis, meron tayong mga bisita, so hindi natin alam ang kanilang mga iniisip sa atin, kung kaya kailangan din po natin ang pangontra. So ito na po siya, ang ating sea salt. Sa loob na po siya, mga mamis. So maglagay din po tayo nito ng ating star anise. So ang ating star anise, mga mamis, pipili lang tayo ng yung buo talaga siya, kahit maliit lang. Okay, meron akong nahanap, mga mamis. Kompleto siya. Ito na po siya, mga mamis, ang ating star anise. So ilagay na rin po natin ang ating star anise dito, mga mamis. Pagandahin lang natin ang ating paglagay niyan, mga mamis. So pagkatapos niyan ay maglagay din po tayo ng yung ating sana ba yun? Yung cloves, mga mamis. Sana yung cloves ko? Ah, ito. So, maglagay din po tayo ng 5 pirasong cloves, mga mamis. Dahil ang 5 ay yan po ay nagsisimbolo ng 5 elements. So, maglagay din po tayo niyan. Pipiliin natin yung may ulo siya, mga mamis. Ito. 3, 4, 5. So ang ating itong ating cloves, mga mamis, ito rin po ay malakas din po ito na mag-attract ng pera sa ating buhay. So narito na po ang ating mga cloves na mayroon pa siyang toppings, mga mamis. Meron pa siya sa ulo niya. So ilagay na rin po natin ito dito, mga mamis, sa loob.
Nalaglag siya. Andito na siya. Ngayon, ang ating gagawin ay kumuha naman tayo ng barya na kulay silver o kaya naman ay kulay gold. Kung kayo dyan, mga mamis, ay pwede rin ang kahit paghaluin na lang natin. So, kung ako, mga mamis, ang ating gamitin ay tatlong coins, mga mamis, na pinaghalo ko na lang ang kulay niya. Ito siya, ang dalawang gold at isang silver. So, ilagay na natin dito, mga mamis, ang ating pira. Kung kayo dyan ay ilagay nyo ang, kumbaga, nakaharap sa inyo palagi ang tao, mga mamis. Pero dito, mga mamis, dahil walang tao yung barya, ang iharap ko sa akin ay yung kumbaga yung kanyang number. Dahil number lang ang nakalagay. Pagkatapos nito, ay kung meron kayong mga olive oil dyan, mga mamis, ay lagyan nyo ito ng olive oil. So, lagyan natin ng olive oil muna sa loob. Patakan natin lahat. At ganun din po ang ating honey. So, ang honey, mga mamis, ito po ay kung kayo po ay nag-i-invite ng mga swerte sa buhay or love life sa buhay, ay gamitin nyo ang honey. Kung wala kayong honey, gamitin nyo ang ating mga brown sugar. So, ito po ang ating gawin. Patakan natin ito ng tatlong beses. So, dito mga mamis, sa ating mga ginagawang ito ay kailangan din po natin ang ating mga stones. Kung meron kayong mga magnet dyan, mga mamis, kahit anong klaseng magnet ay gumamit kayo ng isang magnet lang. Pero kung wala naman ay gagamit tayo ng pyrite stones dahil ang pyrite ito ay nagsisimbolo ng kasaganaan or pag-i-invite natin sa pera. Kung kaya gamitin natin ang ating pyrite. So, gamitin ko yung isang pyrite. Ihulog na natin dito. Pagkatapos dito, mga mamis, ay takpan na natin ang ating jar. Saan na yung aking takip? Saan na siya? So, mga mamis, dahil hindi ko alam kung saan ko na ilagay yung takip ng ating jar. So, i-explain ko na lang sa inyo, mga mamis. Halimbawa, nandito na, kailangan nyo rin pong kumuha ng papel na malinis, mga mamis. Papel na malinis. Isulat nyo ang inyong pangalan, ang inyong buong-buong pangalan ng 7 beses. At sa baba niyan ay lagyan nyo ng halaga ng pera kung ano ang inyong kahilingan na tatlong kahilingan, halimbawa sa pera or sa love life or sa inyong buhay, yun po ang inyong gamitin na isulat, mga mamis. Pitong pangalan. Pagkatapos ay sa ating oil, kung wala kayong mga oil na money oil, mga mamis, pwede kayong gumamit ng ating mga olive oil. So, sa olive oil dito, mga mamis, halimbawa, ang ating sinulat na pangalan dito ay nandito na, tupiin muna natin ng tatlong beses na palaging papunta sa atin, mga mamis. Pagkatapos, itong papel na ito ay basain natin dito ng money oil na ito at pagkatapos ay ilagay na natin ito dito sa loob. Paganito na po siya, mga mamis. At kunin nyo na yung takip ng inyong jar. Kunin nyo na, itakip nyo na ito sa inyong jar. Pagkatapos nito, ay humarap muna kayo nito sa silangan, mga mamis. At o kaya naman sa full moon.
Humarap kayo nito at hilingin ang lahat ng pagbabago sa inyong buhay. Ganon din po, banggitin nyo yung ating sinulat dito sa ating papel na kung ano man ang iyong sinulat, yan po ang inyong i-visualize at magpapasalamat kayo dahil bilang natupad ang lahat ng inyong mga kahilingan. Pagkatapos nito ay iwanan nyo ito doon sa labas muna, pasinagan nyo muna ito sa liwanag ng araw sa umaga at mga 15 minutes ay ipasok nyo na. Pero kung sa pulmon, mga mamis, kinabukasan nyo na ito kunin. Magtirik kayo ng kandila dito sa ating itaas ng ating jar na ito sa takip niya. Magdasal muna kayo, manalangin na matupad ang lahat ng inyong kahilingan. At bantayan nyo yung ating kandila, mga mamis. Kung meron kayong kandila na kulay green, kahit na yung anong klase man ang kandila na meron kayo na kulay green, yan po ang inyong gamitin at ilagay dito sa itaas. Ganon din po ang, halimbawa kung mahaba yung iyong kandila, mga mamis, basta't bantayan nyo na ito ay hindi naman masunog yung ating tinakip. At pagkatapos nito, mga mamis, ipasok nyo na ito sa loob ng inyong tahanan. Balutin nyo ito ng kulay pula na tila o kaya naman kulay green. Kung anong tila kayo or yellow ay pwede rin po. So ito na po ang inyong magiging lucky charm at ilagay nyo ito sa inyong mga divider dyan sa pinakaitaas na nakalagay sa inyong entrance door. Kung meron kayong mga altar dyan, mga mamis, pwede nyo rin po itong ilagay doon sa inyong mga altar. At ito na po ang inyong magiging lucky charm at pansinin nyo ang mangyayari sa inyong buhay. Tiyak ako, mga mamis, na kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay, yan po ay hindi nyo na maramdaman dahil kayo po ay protected na ng ating mga ginagawang ito. Ganun pa man ay ang mga kahirapan, yan po ay matatanggal na sa ating buhay. So magtiwala tayo sa ating mga ginagawang ito, mga mamis, at panalangin at sipag, yan po ang ating pagsamahin. Basta't positibo lang tayo sa lahat, tiyak na tayo po ay umasinso sa buhay. So, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless. And thank you for watching.